ano ang gagawin mo doon sa eksperimento yun? Ano yung pinapakita mo sa bawat eksperimento or sa bawat sitwasyon na nangyayari sa buhay mo? So, Neuro Linguistic Programming simply says, meron tayong una. Meron po ba? Meron na ba? Kaya nasa kami, pagkanda na yung utak, meron dyan. Yes! Meron tayong utak. Now, ang utak natin, ang ating programa ay naayon sa label, lingwahe. Ito na sinabi ni Mom, sabi ko nung pang-dressing, lingwahe, label. Ano ang label mo sa isang bagay? Yun na, yung may programa mo. Dahil, tama. Kung ang label mo sa trabaho mo ay salot sa buhay ko, ano yung programa mo? Pag-isip mo sa umaga, nakita ko yung kasama mo sa araw, Diyos ko, bakit ba ito pinasalot ko? Correct? So, napaka-importante para maging mas okay tayo, well-being natin, kailangan alam mo anong nangyayari sa labels na nalagay mo sa buhay mo sa ibang tao. Okay? Yes? Tingnan mo katabi. Ano label mo sa kanya? Experiensya. Minilabelan mo yung experiensya. Simple na natin maintindihan, di ba? Pag meron kang experiensya, i-label mo yan. Gusto ko, ayaw ko. Ganun kasimple yung utak. Dahil yung utak natin, ang organizing principle ng brain natin, ay simple. Lumalayo sa danger, lumalapit sa rebirth. Ganun na yung utak natin. Meron ba kayong katrabaho na gustong-gusto ninyo? Pag nakikita nyo pala, oh my gosh! Diba? Or pag sinabi ni Sir Carlo, oh, may pangayon mamaya, yes! Kasi gusto mo eh! Pag nakita mo kunyari yung isang artista, sobrang kundis ko, ah! Our body moves towards it. Makita mo yung lechon sa kapagkainan, di ba gumagalong ka, lumalapit ka. Example, ang body mo lumalayo sa ayaw mo. As simple as that. Have you ever seen that? Nakita niyo po ba? Na kapag meron mga kausap at hindi mo gusto ano ginagawa mo, nagkocross ka ng arms. Lumalayo yung pangangatawan mo. Nangyari na ba yan? Yung mga ganito ka? Hello po. Diba? O backwards. O kaya habang kausap mo yung tao, hindi ka nakatingin sa kanya, nakaganito ka. Nasa cellphone ka. Habang kausap yung asawa, labi na ako. Our body moves away from pain. And that's natural. Natural yun kasi pinoprotektahan ng utak natin. Tayo gusto ng utak natin mag-survive. Kaya nga lumalayo tayo sa danger. Pag may aso kumakahol, lalayo tayo. Not unless, may aso ka. At alam ko na ang aso, hindi basta-basta mangangagat. So, dahil may kaalaman ka, hindi necessarily na lahat na nakakatakot, tinatakbuhan mo.